So if I ask you anything, would you tell me the truth? The truth. Walter. What about her? Saan siya galing? Paano siya inumpon? Paano siya napunta sa inyo? Does it like growing up with her? Anything. Ma'am, sir. Baka ho gusto niyo ng paninda namin. Ito ho, para sa inyong sweetie pie. Ito ho, free taste. Ano to? Mermelado ho. Sarap na. Ma'am, sir? Salamat. Kayo lahat gumagawa nito? Opo, kami po. Doon ho, meron po kami pasalubong center. Doon namin ginagawa lahat ng yan. Naku, tagal na namin kayo hindi nakita, Sir Dave. Nakauwi ka pala para sa kasal ni Cherry. Miss na miss ka na namin. Nobya mo? Opo, Nay. Becca po. Kagandang dalaga naman. Naku, Sir Dave, tignan niyo, oo. Lumago na yung livelihood center na tinayo niyo ni Cherry na, noon. Dumating na ba yung delivery ng Roma? Ayan. Dahil kay Cherry Red, siya talagang nagtsagang maitayo ito. Bakit nandito na ang paborito niyong Kuya Dave? Eh, hindi nila kumahintay? Ano ba? Joke lang. Tara na! Kain na, kain na. Umidta na ako. Madami pa natin pagkain, oh. Tara! Pahingin naman para sa asawa ko. Ayun! Ikaw kasi na-expect. Babe? Hey, let's go. Ha? Bakit? Itok na ako. Wait tayo. Usual problems. Tatay ni Cherry, nahanap si Don Freddy. Bakit daw? Ay, si Don Freddy lang daw ang kakausapin niya.
Mayor. Hi. Yeah. Morning. Morning. Bumisita pa na kayo. Kinausap ko lang papa mo. Mahaga naman nata. Importante pinag-usapan namin eh. Tungkol ho saan? Mabuti pa siya nalang tanungin mo. Mauna na ako. Pa, nakita ko si na mayor sa labas ng bahay. Sabi niya, kayo ang dapat tanungin kung bakit sila dumalaw. Lahat, may pinag-usapan lang kami. Amin mo na yun. Pa, anong nangyayari? Anong problema? Pa! Negosyo. Tungkol sa 4? Hindi. Iba. So ano? Sasabihin ko na lang sa inyo kapag malinaw na ang lahat. Anong pag-negosyo yan, pa? Pako? Mari, anong ka ba sa sinasabi ni Papa? Walang alam si Pako. Wala akong alam saan, pa. Pagdating sa 4, alam ko lahat. Sigurado ka? Pa, ano itong pinagsasabi ni Dave? Alam mo, ang kukulit ninyo. Pa? Bakit wala kang alam? Mukhang malaking problema to. Malay ko ba? Hawak ko ba utak ni Papa? May ililihin tapos kasalanan ko? Alam mo ikaw, Dave, mawawala ka ng matagal tapos pagbalik mo dito parang naghari-harian ka? Hindi ako naghari-harian. Eh, anong issue mo? Pa! 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 Ano nangyayari sa kanya? Nakandun sa nasa dito lang nabutan namin. Oo, kumayon. Tumawag ka ng ambulansya kanina. Tumawag ka ng ambulansya! Bilis! The cardiac arrest cut off the oxygen supply to your father's brain. That's why he is in a state of coma. We call it hypoxia. Kami na ni Cherry ang mag-aasikaso kay Papa. Alam ko mga busy din kayo. And we have to continue with our lives. At yan din ang magugustuhan ni Papa para sa atin lahat. Nag-decide kami ni Becca na hindi mo na kami aalis. Magsistay kami. Kayo ho ni Tita Carol ang dahilan kung bakit hindi ko naramdaman na maaga akong naulila. Kaya alam kong magiging napakabigat para sa apat mong anak kapag bumitaw ho kayo. Kaya lumaban lang ho kayo. May mga anak niyo.
have something important to tell you. Halos isang taon na rin po, sir, na mag-set si Sir Freddy ng meeting sa mga taong hindi ko rin naman po kilala. Hindi ko na rin po tinanong kasi sino naman po ako para magtanong. Wala ka bang idea kung paano ko makukontakt yung mga yun? I have the number, sir. I'll send it to you. Yes. Yes, please. Okay, salamat. So sorry sa nangyari sa papa niya. Mir, anong nangyayari? May pinasok na isang malaking negosyo ang papa niyo. Negosyo? Anong negosyo? Transportation. Transportation? Paano napasok si papa sa transportation? May lumapit sa papa niyo. Isang businessman. Ang siste, kung mag-i-invest ng papa niyo sa pagbili ng mga roro, magiging mabilis ang pag-transport ng mga produkto galing dito patungo sa ibang lugar. Nalaman ko na lamang to nung sinabi sa opisina sa munisipyo ang balak niya. Eh hindi ko na-question ang papa niyo dahil matagal na siyang negosyante. Manggagancho pala ang kausap niya. Ano? Sandali lang, ha. Mahal? Sabi ng mga doktor, gamot lang ang bumubuhay sa kanya. At hindi rin siya gumagaling. Palagay nila, hindi rin siya gagaling. So ngayon, we need to face the most difficult question. Na? Kailangan niyo ng apat mag-desisyon, magkakapatid. Kung itutuloy pa ba ang life support ni Papa o... Yan yung difficult question mo? Ano mahirap doon? Ito'y bubuhay hanggang sa makarecover niyo ng gagawin natin. Hindi na siya lumalaban. Nahihirapan lang siya. Maybe it's time to allow Papa to rest. Kuya, ayaw patayin si Papa kung yan sinasabi mo. Hindi yun ganun, Kuya Seb. Mapakatotoo tayo. Umasa ba kayong babama si Papa doon? At mabubuhay na gaya ng dati? Look, bilang panganay... Hindi, Dave. Wala pa nga panganay ngayon. Apat kayong magkakapatid. At apat kayong magdidesisyon. Ganyan si Papa. Ibig sabihin, malaki yun. Mahal. Isipin mo na natin si Papa. Saka na yung pera. Kikitain naman yun ng farm. At sigurado ako pati operations ng Cuatro Estrella. Apektado dito. Kakayanin natin yan. Huwag ka mag-alala.
Well, this is great. Kasi umuwi dito si Dave para lang dun sa wedding. Pero ngayon mukhang he'll be staying indefinitely. Mabuti nga at nakauwi si Dave bago mangyari to. Kasi kung nasa Amerika sila ni Drew, uuwi at uuwi yun pag may ganitong emergency. Well, but still. Ano, may iwan siya dito tapos ako lang yung babalik sa States. Ikaw, pwede ka namang umalis dito kung ayaw mo na. Hindi ka naman siguro pipigilan ni Dave. Kailangan natin pag-usapan ng maayos kung anong gagawin natin kay Papa. Tapusin na natin ang paghihirap niya, Kuya. Ano? Kinibutan ka lang sa pinagsasabi mo? That's my opinion. Respect it na lang. Respect my opinion. Ang bilis mo sabihin yan, parang hindi mo tatay yung nakaratay dun eh. Sige. Sabihin natin magigising si Papa. Nantang gulay pag nagising siya. Mas lalo lang siya mahirapan, di ba? Pero at least buhay siya! At least hindi natin siya pinabayaan, nilaban natin siya! Ang dami-dami nating pera pang paggamot, pero ano? Give up na lang kayo agad? Sino mag-aalaga? Di ba private nurse lang din naman? Ako! Kami! Kami na asawa ko! Sino Cherry? Eh, di ka na mabuting anak? Oo, oh, talaga! At least hindi ako tulad mo na negative! Sir, tama na! Sumusobra na eh. Kung makapagsalita kayo, parang inalagaan tayo ni Papa. Eh, di ba nung namatay si Mama, instead na alagaan tayo, ang inalagaan niya yung mga kamping na yan! Mga baka na yan! Tapos ngayon, you're demanding us to take care of him? Kahit pati siya mahihirapan lang? So ano gusto mong gawin? Tama na! Tama na! Tumigil na kayo! Hindi naman nagmamadali itong bagay na to. Maghintay pa tayo ng konting panahon. Drew! Drew! Ewan ko sa inyo. Naiintindihan kita. Nirerespeto ko ang opinion mo. Respeto? Ang tingin nyo lang sa akin dito, Sampid. Ang tingin nyo sa akin, ate. Yun lang yun. Wala kayong respeto sa akin. Drew, hindi. Drew, mahal ka namin. Mahal ka namin. May kanya-kanya lang opinion ng mga kuya mo. Pero hindi tama si Seb na pinersonal ka niya. Ang gago talaga nun! Ang lakas magsalita, pero ano? Di ba puro problema lang naman dala nun dito? Seb. Be. Be, kapatid mo pa rin siya. Seb, may karapatan si Drew. Kaya na tayo nag-uusap na ganito para magkaintindihan. Hindi. Ang sabihin mo, tinatakasan niya lang yung responsibilidad niya. Wala naman pa kayong kay Papa eh. Ang habo lang nun, mana! Ano, kuya? Huwag sabihin, panik ka pa kay Drew. Seb, hindi. Pero may karapatan si Drew para magsalita. Okay.
Ayaw ko na maghirap pa si Papa. Habang tumatagal kasi, lalo siyang mahihirapan. Di ba, Mahal? Baka. Hindi. Susubukan pa natin. Ilalaban pa natin ang buhay ni Papa. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Nasa tabi mo lang ako. Maraming salamat sa pagtanggap at alaga niyo sa akin, Papa. Kailangan niyang umamin. Wala tayong aamin. Walang ibang dapat makalam nito. Imperyong nawala dahil sa pinasok ni Papa. Mukhang wala na tayong magagawa doon. We just need to make sure na hindi lulubog ang Cuatro Estrella. Si Papa ang nagdesisyon. Inaral niya. Kinontra ko pero siya ang nasunod. Anong nangyari? At ang daming pagbabago dito. Eh, sana ko nandito ka para makapagsalita ka, di ba? Kaya lang muna. Ako. You know that Drew needed me sa America. Ginusto mo rin yun? Ano bang issue mo? Ikaw! Sa tono ng pananalita mo, parang wala akong silbi dito ah. Been trying for 45 minutes. Nakalimang adrenaline shots na rin kami. Still no response. I'm sorry to say, brain dead na ang papa niyo. Dok, tama na. Ano? Ang sinasabi mo tama na. Ako hindi tayo nagkulang. Okay, we tried. Dad, it's not fighting anymore. Brain dead na si Papa. Brain dead na siya, do you understand? Brain dead na siya, Paco. Doc, tama na. Pull the plug.